Ngayong panahon ng Kwaresma, ginugunita natin ang dakilang sakripisyo ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, kung saan inako niya ang matinding parusa para sa ating mga kasalanan. Sabi ng banal na kasulatan, kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya'y maituring tayong matuwid ng Diyos. Ano kaya ang mainam na maisusukli natin sa kabutihang loob na ipinakita ng Diyos sa krus ng Kalbaryo? Una, personal tayong magsuko ng buhay sa Panginoong Hesus at tumalikod sa ating mga kasalanan. Ikalawa, maligluhod tayo at hilingin kaawaan niya ang ating bayan. Ikatlo, bulay-bulayin natin ang Biblia at gawin itong sentro ng ating pamumuhay. Dalangin ko pong tanggapin ng bawat pamilyang Pilipino ang biyaya ng kaligtasan ngayong panahon ng Kwaresma sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na siyang nagsabi, "Ako lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama maliban sa akin." John 14 verse 6. Tanggapin po natin si Jesus sa ating mga buhay. God bless us all, and God bless the Philippines.